Mr. Beast, yeah! Hey, what's up mga kachilaks? Nandito na naman ang yung cool, madaldal, makulit, at magaling yung teacher na sa YouTube nyo lang makikita, si Sir Aban. At ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay ang atomic mass, atomic number, at ano nga bang isotopes. Kung ready ka na, tara, samaan nyo ako. Let's go! Whee! Dahil marami na tayong alam about sa chemistry at sa mga bagay-bagay na related dito, katulad ng matter, element, periodic table, at atomic theory, tara, magsimula na tayo sa mga mas challenging pang topic about sa chemistry. By the way, mga kachilaks, kung hindi mo pa nasubaybay yung mga una kong mga videos about chemistry, ito nga pala ang video para sa'yo. Ginagawa mo! So bago ko kayo gulatin sa ating topic ngayon, let's have a recap of what we learned so far about atoms. Una, there are three subatomic parts of the atom. Ito yung protons, neutrons, at electrons. Pag sinabi natin proton, it's the positively charged particle of the atom, which is located at the center of the atom. At another, yung ano naman, yung neutron. Neutron is the neutral part. Neutral part. What? The atom, which is also located at the center of the atom. Together, they form called the nucleus. Tapos yung panghuli, yung electron. Electron is the negatively charged particle of the atom na nasa labas, na umiikot-ikot based on do sa Bohr's model. Ito yung mga kachilaks, ang una nating i-discuss ngayon is ano nga ba yung atomic number? At ito ang definition ng atomic number. So basically, pag sinabi natin atomic number, mga kachilaks, it determines the order of that element in the periodic table. Kaya nga number, di ba? Pero isa pa nating dapat tandaan, mga kachilaks, na it also determines the number of proton of that particular element. Parang ganito, mga kachilaks, itong example natin ngayon, ang helium. So, pag nakita nyo yung helium, meron siyang number 2 dito, di ba? Yan. Yung number 2 determines the atomic number of this element. Also, mga kachilaks, na yung number 2 also determines the number of proton of this element. So, ganito yan. Atomic number of helium is 2, and also the number of protons of this element is 2 as well. Wait, mga kachilaks, no? Tandaan din natin, mga kachilaks, na speaking of electrons, the number of electrons is always equal to the number of protons. So, katulad ng example natin ngayon, yung helium, atomic number is 2, the number of protons is 2, at the number of electrons is also 2. So, paano naman yung atomic mass? By the way, mga kachilaks, ito nga pala yung definition ng atomic mass. So, basically, mga kachilaks, pag sinabi natin atomic mass, it determines the mass of the atom. Also, mga kachilaks, pag sinabi natin atomic mass, it is the sum of the number of protons and number of neutrons. Pwede mo rin sabihin na it is the sum of the number of electrons and the number of neutrons, or the sum of the atomic number at the number of neutrons, kasi alam natin na pare-parehas lang yung number of protons, electrons, at atomic number. Diba? Kaya bumalik muna tayo dito sa example natin kanina, yung helium. We know already that the atomic number of helium is 2. What? The number of protons is 2 as well. Number of electrons is 2. The atomic mass niya is 4.0026.
Pero ang number ng neutron niya ay, can you guess? It's 2 as well. So paano nga ba nakuha yun? So ganito yan. Atomic mass minus atomic number para makuha yung number of neutrons. So by the way mga kachilax, bago tayo magtuloy-tuloy pa, mga kachilax, favor naman mga kachilax, comment down below kung ano yung mga natutunan mo, yung comment mo, suggestion mo, or yung thoughts mo na related dito sa topic na to, kasi malaking tulong yun sa channel ko. So maraming salamat mga kachilax. Lalo pa natin ma-master tong concept ng atomic mass at atomic number, pakisagutan nga tong element na to. Try to identify mga kachilax yung atomic mass, atomic number, number protons, electrons at neutrons. So time's up mga kachilax, no? Ang atomic number ng chlorine ay 17, number protons 17, number of electrons is 17, atomic mass is 35, at number of neutrons ay 18. So paano nga ba nakuha yung 18, no, mga kachilax, no? So atomic mass minus atomic number, which is 35. By the way mga kachilax, hindi ko na sinali yung decimal. So 35 minus 17, you will get 18. Tingin ko, alam mo na talaga yung idea about atomic mass, atomic number, number protons, electron, neutrons. No? Tumako naman tayo sa pinaka-last nating topic is, which is the isotopes, no, mga kachilax. At ito yung ibig sabihin ng isotope. So basically, mga kachilax, ang ibig sabihin ng isotopes are, they are same atom or same element sila, pero nagbabago lang talaga sa kanila ay yung number of neutrons nila. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang atomic mass. Katulad nito, yung hydrogen. So, pag tinignan nyo pa ng maigi yung hydrogen, may tatlong uri na hydrogen na akong pinapakita ngayon sa inyo. Pero ang pinagkaiba lang nila, mga kachilax, is yung number of neutrons. Kaya nagbabago-bago yung atomic mass nila. Pero hydrogen pa rin sila. So yan yung idea na naririnig natin minsan sa mga pelikula, yung isotopes. Hey, what's up? Tapos sa pala yung video. By the way, itong video na to is all about the atomic mass, atomic number, at yung concept na isotopes. By the way mga kachilax, lagay mo nga sa comment section natin kung ano yung mga bagay-bagay na natutunan mo mula sa video na to. At kung nagustuhan mo tong video na to, please like it. Comment ka naman, oh. Subscribe to my channel. Hit the bell button below para updated ka pa sa mga videos ko pa. Share mo na rin. Muli, ito nga pa lang yung cool, makulit, madaldal, at magaling yung teacher na sa YouTube nyo lang makikita, si Sir Aban. Hanggang dito na lang. Peace! Wait! Mga kachilax, tandaan din natin na the number of electrons is always equal to the number of protons. Parang ganito mga kachilax, parang ganitong exam, eto parang ganito. By the way mga kachilax, ito nga palang una natin. Bago ko kayo gulatin sa topic natin. Bago ko kayo gulati sa ating topic ngayon, let's have a recap muna sa mga bagay-bagay na alam na natin, no? Dahil marami na tayong alam about sa chemistry. Yan. Mr. Physics 1000, Mr. Physics 1000,